Para po ito doon sa mga mag-create or mag-a-out ng new accounts ng bata. Doon po sa taas, makikita natin yung 9 dots and then i-click po natin yung admin. Pipiliin natin yung users. At sunod po yung users from selected organization. Tapos po yung arrow down ng DepEd Makati, secondary, district 2, Pitogo High School. Sa loob po ng Pitogo High School may mga choices ulit. Piliin natin yung PHS students. At makikita po natin doon sa PHS students, may mga grade level na, so piliin ko po grade 7 halimbawa, Amorosolo. Ito na ngayon yung mga existing students or na-i-transfer na students na to section Amorosolo. Para makapag-add, mayroong tayong choices sa taas. Isa doon yung add new user. I-click lang yon para makapag-add ka ng user. Then, itatype mo lang yung kanyang pangalan at apelido. So, first name dito, last name doon sa kabila. At doon sa bandang baba, i-click natin yung arrow down. Pipiliin natin yung second tab dito sa password. Para nang sa ganon, makapag-generate tayo ng sarili nating password na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para madaling tandaan. After naman mai-login ng bata, yan, automatic mag-change password siya. Mandatory yun. Then, balik sa taas. Itatype natin ngayon yung pangalan ng bata. First name muna, di ba po? Halimbawa, Princess Chloe. Kung ano yung pagkakatype nyo dito, yun din yung mag-a-appear sa inyong list. Kung naka-capitalize, lahat po, capital letters din yung lalabas. Kung naka-formal siya, formal din. Ang account ng bata ay lagi pong, o yung kanyang email account ay lagi pong first name dot last name. Ito po, dalawa yung pangalan niya, so Princess Chloe dot Ferrer. Automatic na yung DepEdMakati.ph, hindi nyo na kailangan i-type. Sa baba, makikita ulit natin yung password na ginawa natin or nilagay natin kanina na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung okay na, ikiklik yung add new user. Makikita natin na nandito na yung account ng bata at yung kanyang password. Pangalan, yung kanyang account at yung kanyang password. Yan yung ibibigay natin sa bata. Kung tapos na, okay na yan, click done. Kung meron pang idadagdag, click add another. Pagbalik nyo sa inyong admin account, makikita ninyo, wala pa yung name ng bata. So, refresh nyo lang, tapos balik ulit sa users from selected organization, i-open nyo lang ulit yung section ng bata. Hanapin ulit yung kanyang section. Then, pag makikita na ninyo dito sa kanan, nag-a-appear na ngayon yung pangalan ng bata na in-add natin kanina. So, dito pwede rin tayong mag-reset password. Susunod naman po ay kung papaano naman po mag-reset ng password. So, i-reset lang natin ang password ng kanilang account, ng account ng mga bata. Kung nakalimutan na nila ang kanilang password or hindi na nila ma-open or hindi na ma-access ang kanilang account. Dito ulit sa 9 dots, open natin ang admin.
Dito, pwede nating i-search yung pangalan ng bata. O pwedeng umpisahin sa apelyido o yung buong pangalan. Halimbawa po. Makikita na natin yung pangalan ng bata. Pag-click natin, makikita mo na kung saan section siya nakalagay. So, dito po may mga choices hanggang baba, no? So, is unang-una yung reset password. Pag kinlik ko yung reset password, pwedeng mag-create ng sariling password or mag-generate ng password ang system. Or kung gusto man naman, pwede kang mag-create ng sarili mong password. So, dito sa password na ilalagay mo, dapat merong letter, number, special character, at small and capital letters. So, halimbawa po, ang ilalagay ko ay 1 capital P Togo dollar. So, dapat merong number, may capital letter, may small letter, may special character. Pag wala po yun, hindi po tatanggapin ng system. And then, click reset. Ngayon, pwede mo rin i-copy yung password. Pwede mo tingnan dito. Pwede mo siyang i-copy, tapos i-send mo sa bata para nang sa ganun ay kung ano yung nilagay mo, eksakto, yun din yung makukuha niya. Okay, then click done. So, ganun lang po mag-reset ng password ng mga bata. Paano naman po kung ililipat lang natin siya sa inyong section or wala siya sa sarili mong section? So, hanapin mo muna yung bata, yung pangalan ng bata dito sa search. Halimbawa, Inferred. Ayan po. Siklik mo siya. Ngayon, makikita mo rito, organizational unit, kung nasa ang section siya sa ngayon. Ayun, para malipat mo siya sa sarili mong section, kung saan siya belong na section ngayon, ngayong school year, pwede mong i-click dito sa baba yung Change Organizational Unit. Kapag kinlik mo yung Change Organizational Unit, o kailangan mong mamili kung saan mo siya ilalagay, kung anong section. Halimbawa, dito sa My Pages Students, Grade 10, kung siya ay sa Agoncillo, i-click mo yung Agoncillo at doon na po siya mapupunta sa Agoncillo. Matatanggal na siya doon sa present na section kung saan siya nakalagay ngayon. So, ganun lang po maglipat from other section papunta sa section ngayon.